So hello mga ka-print, welcome back to my YouTube channel. So nagbabalik tayo ngayon para sa isa namang tutorial video. So ipapakita ko sa inyo kung paano kami gumagawa ng 2D or box type na Sintra board. So ayan. May nagtanong kasi sa atin na ating subscriber na si Angie Rose Torres at si Chia Garden. So maraming salamat sa pag-comment at syempre maraming salamat sa panonood at sa pag-subscribe na rin sa aking YouTube channel. So nagtanong sila kung meron daw ba tayong tutorial ng paggawa ng 2D Sintra board o yung merong picture frame na Sintra. So ito ngayon yun. Yan. So maraming salamat sa inyo dahil sa inyo, ayan, gumawa tayo ng video kung paano gumawa nito. So sana may matutunan kayo sa video na to kung ano pa hinihintay natin. Let's go! Simulan natin ang video tutorial ng ating wall tiles Sintra board. Let's go! So napakadali lang mga ka-print ng proseso ng paggawa natin ng ating box type Sintra board. Siyempre, unang-una kailangan nating pumili ng ating design na ipiprint para sa ating Sintra board. So sa project na to, mayroon na tayong napili. Ang napili ko ngayon is ang Jujutsu Kaisen. Ayan, napanood ko kasi ito kaninang umaga sa TV. So naghanap ako sa internet ng medyo magandang-ganda quality. Nakakuha tayo yan. Ayan, kita nyo, 4K resolution. Kaya maganda yung quality kapag na-print na natin. So ngayon, gagawin natin dyan, i-right click lang natin. And then, hahanapin nyo lang yung print. So, pag ganyan, so, a-uncheck ko lang itong print picture. Chine-check ko yung magiging itsura ng printout natin. So, pag naka-check, putol. Kaya, i-uncheck natin. So, puputulin na lang natin yung mga sobra dyan. At, che-checking ko yung printer properties. Naka-save naman kasi yung setting ko ng pigment. Kaya, pero, ang ginagawa ko, chine-check ko palagi. Kasi baka nagagalaw eh. So, high quality sagad. Print preview, dapat naka-check yan. Ako palaging naka-check yan. Mamaya, masasabi ko kung para saan yan. At syempre, naka-high speed. So, pag okay na, wala tayong nabago sa setting. Pindutin lang natin yung okay. And then, print. May lalabas dyan na bagong window, yung ating print preview. So, yung print preview, ito yung kalalabasan ng printout mo pagkalabas ng sticker sa printer. Ako, napakahalaga nito para sa akin. Yan. Kasi minsan nagbabago yung setting. So, minsan nagiging pahiga yung design natin. Kaya nasasayangan tayo ng vinyl sticker. So, makakaiwas sayang ang print preview. Na iwas pagkakamali. Yan. Sayang din kasi yung vinyl sticker. Then, pagkatapos nyan, pipindutin mo lang yung print. And then, ipiprint na siya ng ating printer. So, ito na yung ating printout ng ating Jujutsu Kaisen na A4 para sa ating project ngayon na 2D Sintra board. Tapos, kukuha na ngayon tayo ng coif na cold laminating film. So, ilalaminate na natin siya. Yan, ipapalaminate natin kay Mrs. So, napakadali lang yan. Siyempre, ipipilm mo lang muna yung ating cold laminating film o yung coif. Yan, master na master niya yan. Ako, nagkakamali pa ako dito eh. So, pipil mo lang yung pinaka-ibabaw. Siguro 1 to 2 inches lang. Kung sanayan lang yan. Yan, tapos, ididikit mo sa pinaka-sulok or pinaka-edge or pinaka-dulo ng ating vinyl sticker. Tapos, yan. Then, ilalaminate na natin siya gamit ang ating cold laminating machine coif. Yan. So meron kaming yan, ito para lang hindi dumikit dun sa roller.
nung aming laminating machine. Dumidikit kasi minsan eh. Yan. So, papakain lang natin. Tapos yan, pwede nang bitawan yan. Sige, bitawan mo. Sige, bitawan mo. Yan, pwede nang bitawan yan. Para kung sakaling may mga alikabok pa, ayan, kikis-kisin ito yung alikabok nun. So, pinaka-safe talaga yun. Yan. So, hintayin lang natin matapos. So, kukunin lang natin sa pinaka-ilalim yan. Yan. So, inalaminate na siya. So, napakadali ng trabaho pag meron kang laminating machine. Pero pag wala kanyang laminating machine, wala namang problema. So, ilalaminate mo lang siya ng mano-mano. Gagamit ka ng squeegee. Yan. So, hintayin lang natin matapos. So, pag natapos na, ito na yung magiging itsura niya. Yan. Pero hindi pa tayo dito nagtatapos yan kasi kakatirin pa natin yan. So, pagkatapos nating ilaminate or cold laminate ang ating vinyl sticker, so, puputulin natin siya. Yan. Pero bago yon, sa mga walang laminating machine o cold laminator, ito ang gamit ko. Yan. Medyo sanayan nga lang. Yan. Papakita ko sa inyo or gagawa ko ng video kung paano gumamit kung wala ka man kayong laminating machine. Yan. So, siguro unahin natin, idikit muna natin siya sa Sintra board bago natin siya katirin yung mga sobrang part ng ating vinyl sticker. So, ilalapat lang natin yung ating vinyl sticker sa ating Sintra board. Ang ginagawa ko dyan, magpipil lang muna ako ng konti. Tapos, didikit ko siya. Yan. So, pag nadikit ko na siya dyan, hahatakin ko siya mula sa ilalim. Kukunin ko siya. Habang hinahata ko, ayan, sinasalubong ko siya. Yun. So, ganyan din yung ano, pag cold laminate. Parehas lang yung process ng pagdidikit sa Sintra board at sa vinyl sticker. So, pag okay na, kakatirin na natin yung sobrang portion dyan. Gamit yung ating cutter, syempre, saka yung ating ruler. So, katirin lang natin. So, pag naputol na natin yan, so, meron na tayong pinaka-Sintra board. Kaya lang, gagawin natin is 2D. So, yung 2D kasi, meron siya ditong sa gilid. So, magiging box type siya. Ang tawag ko doon kasi is box type. Imbis na 2D, ang tinatawag ko is box type. So, kukuha tayo ng mga another Sintra board. Ayan, kukuha tayo. So, yun yung gagawin nating sa gilid. So, ididikit natin siya dito. So, magiging ganyan yan. So, ang gagawin ko na lapad is 1 inches. So, magkakat lang tayo ng mga 1 inches nito. Yan. Cut natin ng mga 1 inches. 1 inches, ano? Napakarami, no? 1 inches. So, ito lang yon. So, siguro isang kapal ng ruler. Yan. Kakat lang natin yan. So, tabi lang muna natin. Baka makat natin yan. So, nakagupit na tayo o nakapag-cut na tayo ng mga 1 inch. Yan. So, madami na yan. Pwede na tayong mamili. So, syempre, kukuha ko ng dalawang mahaba para dito. Yan. Dalawang mahaba. Tapos, dalawang maiksi naman para naman dito. So, tabi muna natin itong mga sobra. Yan. So, ididikit na natin siya gamit ang ating 3 frag. So, baka naman 3 frag. Baka naman, sponsor lang dyan. Oh. Siyempre, didikit natin yan. So, ang ginagawa ko lang dyan palagi, less is
Ano ba yung kasabihan na yun? Yan. Konti-konti lang. Yan. So, minsan ganito akong gumawa. Tinitikit ko muna. Yan. Tapos pag nadikit na, yon. So, ito yung magiging itsura ng gilid. Yan. Tapos pag may sobra, syempre, puputulin natin yan. So, pwede ka magputol habang nakadikit. Pwede ka rin naman magputol habang hindi pa nakadikit. So, ang gagawin ko, didikit ko muna siya. Mamaya ko na lang siya puputulin. Yan. Pero, pakita ko na rin sa inyo kung paano ko magputol kapag gusto ko ng sakto. Yan. Ito yung ginagawa ko. So, pag didikitin ko siya, yan. Tapos, saka ko ngayon papantayin dito. Saka ko ngayon siya kakatirin. So, pantay na siya. Okay. So, ngayon, didikit ko naman tong isang side. Yan, pasmado tayo eh. Yun, naalala ko na yung kasabihan. Less is more. So, konti lang. Matindi, dikit ng tree frog eh. Okay. So, pakita ko sa inyo. So, unti-unti lang natin didikit yan. Yan, unti-unti lang. Oh. Yan. So, pag may sumobra, pinipunasan ko lang. Yan. So, meron na tayo. Ngayon, gagawin naman natin is yung sa gilid naman. So, ang ginagawa ko, pinapantay ko lang yan. Ganun ulit, papantayin natin. So, dito natin pantayin sa kabila. So, may kanya-kanya kasi tayong diskarte. So, practice-practice din pag may time. Okay, so ang gagawin ko, papantayin ko lang siya dyan. Yan. Para makuha ko yung eksaktong haba. Yan. Tapos dito naman sa kabila. Tapos pag nakuha ko na yung pantay niyan, kakatirin ko na siya. So, check ko lang. So, okay na siya. Then, check-checkin ko sa kabila para magaya ko yung haba. Yan. So, mukhang okay yung haba natin. So, gayahin lang natin. So, hindi siya nakadikit. Didikitan ko lang din. So, gayahin lang natin yung haba nung isa. So, pag okay na, dikit natin muna itong kilid. Dami, dami. Ito. Dikit muna natin ito. Ayan. So, punasan uli natin. Ayan. Saka lang natin siya ididikit. Okay. Lagyan natin itong kilid. Tapos, pwede na natin itong dikitan. Ganon din gagawin natin dito sa kabila. Medyo sobra pa pala ito. Putulan lang natin. So, ito na yung finish na ating 2D. Yan.
Pero hindi pa pala tapos to. Lalagyan natin siya dito ng para mapagdidikitan natin ng ating double-sided. So, ganito gagawin natin dyan. So, gagawa tayo ng puro 1 inch lang. 1 by 1. So, ito yon, 1 by 1. Tapos, maglalagay tayo dito. So, dikit natin to. So, apat yan. Apat na side ang didikitan natin. Tapos ito, gagawin natin paa. So, ulitin lang natin dito sa kabilang side. Pagkatapos natin magawa ng ganyan yan, so ito yung magiging ano eh, pagdidikitan natin ng 3M na double-sided tape. So tatagal to ng talagang matagal na matagal kasi yung ganito namin, almost 1 year na. Hindi pa siya natatanggal sa pader. Yan. So puputulin lang natin siya. Saka lang natin didikit siya dito. Yan. So siguradong hindi na matatanggal yan unless tanggalin mo. So napakadikit ng aming 3M double-sided tape. Yan, no? So ito na yung ating project na 2D or picture frame na Sintra board. Ayan, kita nyo, ang ganda. Oh. So pag dinikit mo sa pader, ganyan na magiging itsura nyan. Ayan, oh. Yan. Oh, di ba? So, ang ganda. Panalo to. So, ayan na mga ka-print. So, ang ganda nito mga ka-print. So, siguro ipapag-giveaway ko to. Sasamahan ko ng tasa na one piece. So, hindi pala one piece. Demon Slayer pala. Ayan. So, ipapag-giveaway natin to sa maswerteng subscribers at followers ng ating Facebook. So, siguro ngayon, napapag-giveaway lang muna tayo. Wala pa tayong masyadong, ayan, alam niyo na, kinikita. Ayan, so nagsisimula pa lang tayo. Pamimigay natin to. Ayan, sa mga maswerte natin na followers and subscribers. So, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa panonood. Sana may natutunan ulit kayo sa ating video na to. And comment lang kayo kung may mga gusto pa kayong malaman. Ayan. So, susubukan natin gawa ng video tutorial. So, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa panonood. See you on the next video. Maraming salamat. Bye-bye.